cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan. So, good morning, everyone. Happy New Year! New Year! Ayan. Happy New Year din sa ating mga estudyante, sa ating mga teachers, and ang ating mga mahal na magulang. Ayan. So, Happy New Year po sa lahat. At sana naman ay na-enjoy natin ang 2021 at mas mag-e-enjoy tayo ngayong 2022. Ayan. So, Tutor Marilis, baka meron kang gustong batiin sa bagong taon? Ayan, binabati ko ang lahat kahit nadaanan tayo ng UDEF. Ayan, dumaan siya. Pero, ayan, patuloy pa rin, bumabangon pa rin. At nandito na tayo sa 2022 at simulan natin ang bagong taon ng isang masayang pagbati sa inyong lahat. Good morning! Ayan. Good morning po sa lahat and Happy New Year. Yan, 2022 na, no? So, bagong pag-asa sa mga nasalanta. Ayan, wag mawawala ng pag-asa. Yan, babangon at babangon po tayo. At sa mga estudyante po natin na naapektuhan nung bagyo, yan, nandirito pa rin ng ETUlay para tulungan kayong makahabol sa inyong mga lessons. Opo, tama ka, Tutor Lelani. Walang sakuna, walang pandemic level ang talagang titigil sa atin para ETUlay yung learning sa ating pong mga estudyante. Nandito lang din tayo at kasing fresh nating apat, ang fresh start ng ating school year ngayon. Karugtong po ng ating quarter 2 na lessons. Binabati ko din po ng Happy New Year ang lahat po ng teaching and non-teaching personnel ng SDO Las Piñas, lalo na po yung aming school, Las Piñas National High School, Almanza, MAPEH Department. Happy New Year po sa ating lahat. Yeah. Ayan. So, siguro, ready na ang lahat. Ang ating mga learners ay nakatutok na din. Though, meron tayong delay sa Facebook Live, ay meron naman tayong YouTube yan. Tayo ay excited na makipag-collaborate sa ating mga estudyante. Kaya, umpisahan na po natin. So, PE and health, go! Salamat! See you later! Ayan, so okay. Bago tayo magsimula, parang meron ng mga nag-comment dito, sabatiin muna natin sila ng Happy New Year. Ayan, si Jeanette Frondoso, si Kit Cariazo, ayan, si Mariano Olma,
from Antipolo National High School. Good morning sa inyong lahat. And good morning. Si Nataniello. Mga ano din to, sila yung mga nabigyan natin ng award last quarter. Oo, tama. Diba? As in, ano sila, consistent sila, ma'am. Very good kayo dyan. Kahit 2022 na, nandirito pa rin kayo. Hindi kayo naiwan sa mga, sa 2021. Ayan, true. Salamat. At may bago tayo, si Kit Caryaso. Kasi parang ngayon ko lang siya nakikita dito. Parang ngayon siya nag-join, di ba? So sana sa buong 2022 ay makakasama natin sila pa rin. Sila-sila pa rin, yung mga na-awardan natin. Happy New Year sa inyong lahat. Yan. And para doon sa mga kakapanood, ako si Tutor Mariliz and kasama ko si Tutor Lelani from SDO Manila. Yan, binabati ko ng Happy New Year ang SDO Manila sa lahat ng teachers dyan at MAPEH teachers. Ayan, meron tayong ano, DepEd tayo Region 7. From, this is from Cebu. Alam ko Cebu yan kasi Region 7. Cebu Bohol, ayan. Ano pa bang mga ano na Region 7? Negros? Oriental and Sikihor ba? Tama ba ako? Parang ano, babagsak na ata ako sa geography. So during this broadcast, you can support my page by sending stars. Ah, okay. Wow. So ayan, Region 7. Okay. DepEd Region 7. Good morning. Good morning po sa lahat. So let's start, Tutor Marilis, for our week 6 quarter 2. Our lesson is Introduction to Team Sports Volleyball. Ayan, mga favorite sports to ng mga babae. Tama ba? Kasi usually, mga excited sa akin yung mga estudyante is babae. Ayan, sa mga lalaki ba nating nanonood? Gusto nyo din bang maglaro ng volleyball? Ayan, so ano ba ang matutunan natin after the tutorial? Ayan, at the end of our tutorial, you will be able to describe the nature and background of the team sport, volleyball. Ayan, pag-aaralan natin ang history ng volleyball, paano siya nagsimula, ano yung mga basic rules niya, at ano yung mga basic skills ng volleyball. Okay, Tutor Marilis, ano ba yung nature and background of volleyball? Ayan, volleyball is a game played by two teams with 6 players on each team sa loob yan ng court kasi more than 6 siya sa buong team talaga, di ba, Tutor Leilani? Yes, so yung mga maglalaro lang sa loob ng court is 6 players. Ayan. Yes. So paano ba siyang na-discover? Paano siyang nagsimula? So ang volleyball is invented by William G. Morgan in 1895. So nakita niyo, sobrang tagal na ng volleyball. He was a physical director of the Young Men's Christian Association or YMCA in Holyoke, Massachusetts. Ayan. So, and he called the sport Mintonet that time. Hindi pa talaga siya volleyball. Until such, there was a professor from Springfield College in Massachusetts noted the volleying nature of play and proposed the name of volleyball. Volleyball. And dahil dun sa nagbabali yung bola, pabalik at papunta at pabalik dun sa net, dun nag-start yung word or yung name ng volleyball. Ayan. Then the original rules were written by Morgan and printed into the first edition of the official handbook of the Athletic League of the Young Men's Christian Association of North America noong 1897. So ito yung itsura nung libro. Mm-mm. So, ayan, Tutor Marilis, ito yung tinutukoy natin kanina doon sa background ng volleyball na may 6 players. So yung 6 players na yun, hindi lang sila basta-basta lang doon. Meron niyang mga rules. Dapat alam niyo yung pwesto niyo. So dito nakikita niyo, meron tayong dalawang court na pinaghati. So etong makapal na linyang to, ito yung net. Tapos meron niyang rotation. Okay, na tinatawag. So si 1...
Si number one, siya yung laging mag-serve. Unang mag-serve. Ayan, unang mag-serve. Kasi iikot sila dyan. Ayan, halimbawa, tapos na si wine. Sa nakapuntos, sino na ulit? Kung halimbawa, babalik na sa kanila yung bola. Si number two na naman yung pupuesto sa one. Si six doon sa five. Kasi mag- rotation sila clockwise. Clockwise. Yan. Pero kapag yung team na to, kunwari, etong si team A, nakikita yung concern ko, si team A ay patuloy na nakakapuntos, si player one pa din ang magsiserve. Yan, tandaan nyo ha. Next. Yan. So, number two, maximum of three hits per side. So, dapat yung pangatlong hit, dapat pabalik na yun sa kabilang court. Then, i-explain lang natin kung ano talaga yung three hits. So, ibig sabihin yan, tatlong, kung kayo yung team na nandun sa inyo yung bola, tatlong hits lang dapat. So, it's either, halimbawa, ako yung player, si Tutor Leilani, and si sino ba itong nasa ating ano? Si Yuan. O, halimbawa lang, tayong tatlo. It's either ako yung unang mag-hit ng ball, ipapasa susundan ko kay Tutor Leilani, at ibabalik ni Yuan. Oo, pupunta kay Yuan, pero ipabalik na agad yun sa kabilang court. Kasi pag pinasa pa ulit kay Albino, ang mangyayari dyan is fault na siya kasi apat na hits na. Ayan. Yes. Ayan. Sana naintindihan nyo, class. Third basic rule sa volleyball, the player as much as possible will not hit the ball twice in succession. Ibig sabihin, hindi ko, kunwari na sa akin yung bola, hindi pwedeng dalawang beses ko siyang ididig. Ayan. Next. So, pwede mo siyang ipasa doon sa kabila, pabalik sa'yo, pero hindi pwedeng ikaw dalawang ulit na papalo ng bola. Ayan. So, a kasi block is session. Not considered as a hit. Yan. Ang block ay ibang ibang skills. Next, number four, Shooter Marilis. Ayan. A ball may be played off the net during a volley and on a serve. So, anong ibig sabihin ba nito? Ayan. So, dapat maybe played off the net during a volley on an a serve. Hindi siya pwede, kailangan talaga yung ganito. Ayan. So, dapat yung bola is diretso. Ayan. Yeah. At saka dapat, class, kapag nag-serve ang kabilang team, hindi mo siya pwedeng i-block agad. Antayin nyo muna mag-volley yung bola bago kayo mag-strike at mag-block ka. Oo. So, since wala tayong drawing, so eto na lang, tingin-tingin sa mga kamay kung ano mangyayari doon sa... And number five, yan, a ball hitting a boundary line is in. Kapag yung bola, class, ay tumama doon mismo sa linya, kasi etong kamay ko yung bola, tapos eto yung linya, doon siya mismo, considered yan as in. May point yan doon sa team. Next, a ball is out. If it hits, yan, makukonsidered na out yung bola kapag natamaan ang antenna, the floor completely outside the court, yung outside completely dun sa line, any of the net or cable outside the antenna, the referee stand or pole, at saka yung ceiling ng non-playable area. Ayan, kunwari. O saan ba yung antenna? Ayan, ano natin? May bola tayong picture, no? Wala. Sa ano? Okay. Ayan. So, kung napapansin nyo, di ba, meron, eto yung net. O, ayan. Tapos, o, ayan. Merong para. Meron na kaganyan na, ano, yung maliit na, ano siya. Manipis. Na, meron siya extension. Manipis na, ano. Oo. Ang color niyan is white and red, di ba, ma'am? Yes. Ayan. Dito sa gilid-gilid. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang yung bola. Pagka lumagpas dyan or nag-hit dyan sa parang stick na nilagay dyan, that is considered out.
Ayan. So pansinin yes. nyo, pag nanonood kayo ng NCAA o sa TV, kasi usually may mga ganyan na siya, standard. Pero pagka sa barangay-barangay kasi, oo, wala. Ayan, walang, hindi naman walang siya antena, na... Walang antena, walang ceiling. Tama. So doon tayo sa... Purely fun. Diba? Puro siya. Next is basic rules number 7. It is legal if the ball contacted with any part of a player's body. And it is illegal to catch, hold, or throw the ball. So, yes. dapat lagi siyang dig. Hindi pwedeng lumapat sa kamay niyo yung buong bola. Eto, sa palm. Yan, dito. Mm-hmm. Yung pinaka, hindi. Pero fingers, pwede. Pwede. So, kaya nga, kung napapansin niyo, okay, didiscuss natin yan next, ano, next week. Mm-hmm. Yan, so, hindi talaga siya pwedeng lalapat dito yung bola. Yan, dito lang sa, ano, mga fingers natin. And next, if two or more players contact the ball at the same time, it is considered one play and either player involved may make the next contact. So, ibig sabihin kung nagkasalubong kayo, natamaan yung dalawang ano nyo, balikat or kamay, nagsalubong, yan, considered as one lang yon. Tapos, kahit isa sa inyo mag-hit, okay pa din. Ulit, oo. Mm-hmm. Umulit, kasi... Ano naman siya, considered as one lang yung one. And next, a player cannot block or attack a serve from on or inside the 10-foot line. Ayan. So, nakita nyo kanina class dun sa court natin. May line. Merong line dun. Aside dun sa line sa gitna, meron pa dong isang line. So, yun yung attacking line or yung 10-foot line. And next, after the serve, front line players may switch position at the net. Yan. And lastly, at the higher competition, the officiating crew may be made up of two referees, line judge, scorer, and an assistant scorer. Ano ba yung mga line judge class or student? Ito yung mga nandoon sa pinakadulo ng linya. Sila yung mga tumitingin kung in ba yung bola or out. Ayan. So yan, punta na tayo ngayon sa basic skills and volleyball. Bago tayo mapunta, Tutor Leilani, baka meron silang mga tanong kasi parang dumadami na yung ating viewers from YouTube. Oo nga eh. And, tsaka ang daming pumupuso. Ayan. So from Ramon National High School, yan, baka may meron kayong mga tanong dyan. Kaya pwede niyong itanong para at least mabalikan natin sa bago tayo mag-proceed. So, lahat ng mga taga Ramon National High School, grade 8, Mahogany. Ayan. Meron yes. Good morning din kanila, Tutor Joanne and Sir Jester. Ayan, nakasubaybay sila sa atin. Ayan, so, salamat. So, from Yakal, ayan, purong mga puno itong mga nasa Ramon National High School. So, wala ata silang tanong. So let's proceed tayo. Yan, basic skills and in volleyball. So we have serving. Serving is used to put the ball in play. The action is done with arm swing that send the ball over the net into the opponent's court. So we have actually three kind of serve. Diba, Tutor Marilis? Ito yung underhand, side, at saka yung overhead. Ito yung hinahagis nila or jump. Ayan. So, i-discuss natin yan more on sa second, sa next, ano natin. So, yun yung discussion natin next time. Papalawakan yan ni Tutor Mari. Oo. Kaya kung meron kayong mga bola, ganyan, handa nyo na. Tapos, kasi may mga videos tayong ipapalabas doon na kung saan pwede nyong sundan kung paano siyang gawin. So, etong serving na ito, eto talaga yung nagpuput ng nagsa-start ng laro. Ayan. So, kung sa basketball, ano nga yun? Jump ball. Tama ba? Diba? Tama po. So, eto jump naman ball. Sa volleyball, serve naman. Magsi-serve. Ayan. So, next.
Next is passing. Passing is used to receive the ball from your opponents as in service or as a technique to accurately control the ball in a way that eliminates lifting or carrying the ball. So passing, ito yan, parang also known as digging yung skill. Yan, pagpapas ayan ng bola. So, kailangang ipasa dahil hindi pwedeng you will hit the ball twice in succession. Kaya kailangan marunong ka ding magpasa ng bola. Kasi baka pag hindi, kung saan-saan mapunta yung bola at kung saan-saan naman hahabulin ng iyong mga ka-team. Yeah. Kaya nakalagay dyan, accurately control the ball. True. So, yon. So, third is setting. So, it is used to receive a teammate's pass in order that the play may continue by passing the ball overhead to an attacker. So, ito yung nakikita nyo sa TV na tinotos yung bola doon malapit sa net para makapag-ready yung attacker sa kanyang spike. Ayan. So, the action of setting is to contact the ball with the fingers momentarily at the forehead and following through with arms fully extended to the hitting target. So, ito lang yan. Sinasabi dyan, following through with arms fully extend. So, hindi pwede na ito lang. Diba? Kung mapapansin nyo talagang buong arms ang gumagana kapag nagsiset ng bola. Gaano ba kahalaga yung setting? Yan. Mahalaga ang setting para kay attacking or para sa spiking. So it is used to put... Yes, shooter? Sige. It is used to put the ball into the opponent's court in order to earn a point or side out. The action of the skill will incorporate a quick approach to followed by a strong full arm swing and follow through. So, pero etong spiking or attacking, ano lang natin to na this is a parang special skill na talaga siya, no? Kasi hindi naman siya lahat ay kayang mag-spike. Kaya kung nakikita nyo doon sa mga, kahit doon sa mga professional na laro, parang yung isa or dalawa or ilan lang sa kanila yung gumagawa niyan, di ba? Hindi lahat lumilipad na yung parang ganyan. So, alam niyo na kasi kung sino yung, ayan, sa isang sino yung bibigyan ng bola. Oo, sa isang team din kasi, hindi lang basta-basta yung nakita niyong 1, 2, 3, o ikaw yung 1, ikaw yung 2. So, bawat player dun sa team, meron silang role. May taga-set, merong libero, kung tawagin, merong attacking or attacker. Yan. Meron din blocker. So, speaking of blocker, yan. So, next skill is blocking. It is used to stop the ball of the opponent's attack to cross the net. So, nakita nyo naman sa picture, ito yung mga players na nakikita nyo na tumatalon dun sa net tapos naka-extend yung dalawang kamay. Binablock nila yung bola. Lalo na kapag alam nila na merong mag-i-spike. Yan. A block is effective if it is immediately placed the ball back into the opponent's court or if it is temporarily slow down the ball for a defender to make a dig. Yan, dalawa yan. It's either yung bola, pagka-block nila, bumalik yung dun sa opponent nila, o kaya naman mapabagal nila yung bagsak ng bola para mahabol pa nung players or other players na maidig yung bola. Next. Yan, ano po yung next sa blocking? The fundamental of this is to stand facing the net with feet shoulder width apart. Usually, class, mga matatangkad eh, no? Tutor Marilis, itong blocking, tsaka yung spike. Ayan. Extended above the head, ready to jump above the net to deflect the ball back into the opponent's court. And next is digging. Ayan. Ito yung kailangan, una, parang isa sa mga skills na kailangan yung unang ma-practice, yung pagdidig. It is used to receive the opponent's attack. The dig resembles a forearm pass
from a low ready position, and it is used more for balls that are hit near the defender. Ayan. So yung digging class, ito yung mga part din ng passing. Okay, so do you have any more question? Ayan, nandiyan pa ba si Tutor Marilis? Ayan, so walang tanong. Pwede tayo mag-quiz. Tingnan natin kung meron na retain dun sa aming discussion. Ayan, so good morning from Ramon National High School. Ayan, thank you sa panonood. Quiz time. Ayan, so read the question carefully. Choose the letter of the correct answer. Ayan, number one. So all you need to do, class, is to write down your answers on our comment box. So number one, which team sports wherein the players use their hand to hit the ball and fought back a high net? Ano ang tamang sagot? Yan, very good. May mga sumagot na from Cristela and Juliana. It is letter D. Yan. Next question. Number two, which of the following best describes a setter? And is it A, the setter prepares the ball to anyone of the team that who will spike while the ball is on play? Letter B, the setter is always in the back of the court. Lagi ba nasa likuran ang setter? Or C, the setter can spike as long as there is no violation called. And lastly, letter D, the setter is the control tower of his or her team in volleyball. So ano yung pinaka-best na nagdi-describe sa setter? Saan nyo ba nakikita yung setter pumipwesto? Nasa likuran ba or nasa malapit sa net? Okay. Yan, nakita ko na si Juliana. Her answer is letter A and Cristela. So the correct answer is A. Next. Number three. The following are examples of basic skills in volleyball except. Ayan, ano yung hindi kasali sa skill ng volleyball? Is it A, serving, B, blocking, C, batting, or D, attacking? Alin dyan yung hindi namin diniscuss ni Tutor Marilis? Ayan, may nakita ko from Juliet De Leon. So, her answer is C. Yan, very good. Kasi ang batting class is a skill from softball or baseball. Next, number four. He was a physical director of the Young Men's Christian Association or YMCA who invented the team sport volleyball. Sino yung nag-invent ng volleyball? Is it A, James Naismith, B, William Morgan, C, Michael Jordan, or D, Arnold Doubleday? Or Doubleday? Sino yung naaalala yung tao na diniscuss namin kanina? Ayan, from Cristela again. So her answer is B, William Morgan. Very good. Nice. Nakikinig talaga ng mabuti. And last question. This basic skill in volleyball stops the ball of the opponent's attack to cross the net. Ano yung nagpapahinto? Anong skill yung nagpapahinto sa spike ng kalaban? Is it A, serving, B, blocking, C, setting, or D, attacking? Yan, very good. May nakita akong bagong name, Hannah. So, and Daphne. So, the correct answer is blocking. Ayan. So, do you have, may mga tanong ba dyan, students? Sana klaro yung pagkakadiscuss namin ni Tutor Marilis about sa introduction ng
team sports na volleyball. Ayan, bago tayo mag proceed sa next lesson or sa next component, pinapasalamatan namin ang Department of Education Caraga Region para sa pagpapahiram ng module na ating ginagamit. Yan, for your feedbacks, matters, yung mga recommendations nyo, comments nyo sa amin, you can scan the QR code or you can just type bit.ly/3kfhvht. Ayan, up next, maraming salamat. Next is Tutor MC and Tutor Marge for Health Aid. Ayan, pasok. Thank you, Tutor Lelani and Tutor Marilis. Ayan. Alam ko si Tutor Marilis nandiyan nakikinig sa akin. Oo nga. Medyo nagka-problema siguro si Tutor Marilis sa kanyang laptop. Yes, Happy New Year na rin. Okay, maraming salamat po sa lahat. See you next week. Nandirito na sila Tutor Marilis and Tutor MC para sa Health Aid. Paalam. Thank you, Tutor Lelani. Ayan, so good morning again, Tutor March, at sa ating mga learners na nakatutok ngayon sa atin. Alam ko namang excited na sila, kaya simulan na talaga natin po. Good morning, yeah. Tutor MC. Naku po, talaga usong-uso ang masama ang pakiramdam ngayon sa siguro sa lamig din. Kaya ka po ay siniisipon, pagaling tayong lahat. Oh, ayan. Sobrang lamig dito, Tutor Marge, dito sa Tagaytay. Parang nakakaingit na ang tubig at ang hangin. Wow. Dito naman po sa Las Piñas, Tutor MC, may araw at oras din na ang init-init, tapos mamaya ang lamig naman bigla. Naku, kaya talagang laging ating alagaan, ating kalusugan. Bawal po magkasakit ngayon. Ayan. So again, para sa mga bago pa lang, Tutor Marks, na nakakapanood sa atin. So muli ako si Tutor MC at ang aking kasama ay si Tutor Marge. Tutor Marge. Ayan. Bago tayo mag-proceed, Tutor MC, ang dami nakakatuwa po mula kaninang PE kay Tutor Lelani at kay Tutor Marilis. Nandito na sila from Ramon National High School at Diamantina National High School, Kabatuan East. Meron na rin po, ayan, student ko to eh, Las Piñas National High School, Almanza. Good morning po sa inyo lahat. Ay, umusog yung ating number 8. Oh, ay, oo. Oh. excited na yan, Tutor March, kaya ganyan. Ayan. Ayan. Ang dami mo si Jan, Tutor March, oh, meron pa rito. Ano na sila? Oo, yan, grade 8 forever, si Juliana. Isabella. Ayan. Ang ating pong topic ngayon, second quarter, Tutor MC, weeks 5 to 6 na tayo. Tender love and care. Parang very exciting pa din kagaya yung mga nauna po natin na topic. Ayan. Okay, bago po, pasalamatan po muna natin yung ating pinagkuhanan ng references natin ngayon, ang DepEd Caraga Region, sa pagpapahiram din po ng kanilang mga modules. Sa gagamitin po natin ay yung 4 na modules from DepEd Caraga Region. Ayan. Ayan, sige, umpisahan natin ang ating bagong taon ng isang larong talaga namang alam kong itong mga estudyante na to ay alam na alam nila yung fact and love. Ayan. So yes, you are going to tell whether the statement is a fact or a bluff. Sige, umpisahan natin, Sir Marge. So number 1. Nice. Yung ating slide, lumabas ka agad yung ano. Ito ay for free na. Ayan, symptoms of pregnancy include a missed period, ayan, an increased need to urinate and morning sickness. Ayan. So yung mga
talagang yung mga bagong nagdadalang tao pa lang yun. So yung kanilang unang magiging anak, ito yung ano, bakit ganito yung pakiramdam, no? Yung mga magulang na nakaranas ng ganito. Yeah. So ibig sabihin sila ay pregnant. So it is tutor MC, yung ating slide kasi naka-direct na siya, papalitan pa ba natin or proceed na tayo na ganyan? Yung okay na, sige. Okay na, no? Tutor MC, kasi sabay-sabay naman natin naaralin lahat to. And yes, ayan, kagaya po yan, si Pauline Arquillo, sumagot din siya. If this is a fact. Ayan. Apo, proceed tayo number two. Ayun na nga talaga ang sagot. Ayan. Ovulation is a reproductive process wherein half of the genes of the father and mother are combined to form a single cell. Ito daw ba yung procedure, yung kalahati? Ovulation po ba ang tawag doon? Ayan na rin yung answer. It's a bluff. Bakit kaya ito po ay bluff at hindi fact? Okay. Ayan. So kasi ang tawag doon, instead of ovulation, ito ay? Ano kaya yung sagot? May nakakaalam ba? Sagotan nila, number two is bluff. Ang tawag po dito, tutor MCI? Fertilization. Ayan. Hindi pa siya ovulation. Pero tama naman po na ang genes, ang kombinasyon ay hati talaga ng tatay at nanay. Hindi nga lang po ovulation ang tawag natin doon. Next, number three. Ayan, number three, parang may sumasagot na. Premature labor happens when labor occurs after 20 weeks and before 37 weeks of pregnancy. Tama ba yan? So, ito ay isang fact. Ayan. So, tama nga na, oo. Kapag hindi siya nakumpleto, ang tawag doon ay premature labor. Premature labor. Oo. So, kung ganyan na mangyayari, Tutor Marge, mamaya, sasabihin natin kung bakit nangyayari yung premature labor at ano yung possible mangyari. Mangyari. So, mamaya, i-discuss natin yan. Okay. Kasama na din doon, Tutor MC, yung kung paano din natin maaagapan. Kaya po ang ating learning targets para sa ating lesson for today, discuss the importance of newborn screening and the APGAR scoring system for newborns, categorize the guidelines in newborn care, and recognize the importance of newborn screening. Ayan, nandiyan na yung term, Tutor MC, yung care and screening. Oh, ayan. So, meron tayong litrato dyan, Tutor Marge, no? Ito ay from Sir Ryan Lescano and Jillian Lescano. Ayan. So, sila yung nandiyan sa ating teacher. So, hello, hello sa ating mga mentor. Yan po ay mga dati kong mga co-teachers. Salamat po sa pagpapahiram ng inyong family picture. Napakaganda ng picture nila. Ayan. So, from that picture, ano ba yung makikita natin na meron doon? No? So ito, syempre yung sa unang kong palang pagtingin doon sa litrato na yon, nakita ko talaga yung excitement ng mga magulang doon sa mga ngiti nila, no? Talagang kapag ang magulang ay talaga namang nakita yung kanilang newborn, no? Talagang nakakapawi ng pagod at saka ng sakit na naramdaman, no? Ayun. Saka, Tutor MC, maganda din yung napili mong picture nila na kahit black and white, eh kita natin na yung baby ay very comfortable siya. Kita natin yung, kahit hindi natin nakikita yung smile ni Sir, ay alam natin na very happy yung kanilang family. Ayan. Kasi nga po, ang family ay the smallest unit of the society at kaya kailangan sa pagsisimula pa lang, alam natin kung paano natin ito aalagaan. Ayan. Yes po. Okay, Tutor Marge. Apo. Republic Act 9288, an act promulgating a comprehensive policy and a national system for ensuring newborn screening. Talaga pong ganun pala kahalaga. Yung newborn screening, meron talaga tayong Republic Act, may batas tayo na sumusuporta dito sa newborn screening. Talagang ito ay mahalagang sistema na kailangan daanan ng lahat ng bagong panganak. Kailangan itong gawin ng bawat.
na. Ayan po. So yun nga, Tutor March, no? Pinag-uusapan natin yung newborn care and newborn screening. Ano ba yung newborn care talaga? Newborn means an infant up to 30 days old from the time of completing birth. So pagkapanganak hanggang sa isang buwan na ang bata, ang baby, sila ay yung tinatawag nating newborn. Ayan po. Ano po ba ang newborn screening? Ito yung kanina sinasabi natin na mahalagang proseso na kailangan daan ng newborn, tapos meron pa talaga siyang Republic Act. Ayan, basahin ko na. So, newborn screening or NBS is a simple procedure to find out whether the baby has congenital metabolic disorder. Congenital o yung pagkapanganak pa lang po. Matitrace natin kung meron siyang mga disorders o may sakit. Ayan, Tutor Marge. Meron na, merong nag-comment sa atin si Ma'am Joanne Pajardo. Sabi niya, noong panahon namin, wala pa yan. Maswerte ang mga bata ngayon. Totoo yan, Tutor Marge. Kami, kami ng ganyan. Oo. Sa bahay nga lang nanganak ang nanay ko eh. So, wala talaga na madedetect kung possible may sakit ba in the future, may magiging mental disorder ba? Ayan, di ba? Ngayon kasi, Tutor MC, parang napakadami na rin sakit. Tama po yun, yung iba sa bahay ipinanganak, yung iba wala namang vaccine pa noon. Ngayon talagang mahalaga na po na daanan talaga itong mga proseso na ito habang bata pa lang. At saka, isingit ko na rin po, Tutor MC, Tutor Joanne, pagaling ka po at good luck sa yung operation ngayong week. Tapos supporta pa rin siyang nanonood. Ayan. Oo nga, no? Ayan po, when is screening done? Sabi po newborn. So yung ang newborn ay from pagkapanganak to 1 month. Kailan daw po ito ginagawa? Ayan. Ayan. So it is ideally performed on the 40th up to the 72nd life hour. It can also be done after birth. Ayan. So pagkapanganak po agad mismo. Oo. So ideally kasi, ang kapag ka sa ospital lang anak, no, ang bata ay automatic sumasailalim sa newborn screen. Oo. Tapos ano pa nga, talagang yung may excitement kang mararamdaman kapag parating na yung doktor, babasahin kung ano ang iyong resulta. Resulta ng baby mo, oo, na newborn screen niya. So, parang nakaka-excite yun. Pero, syempre, kung nanganak naman sa bahay, kasi hindi may iwasan, may talagang maabot sa nasa jeep, nasa sasakyan, nasa daan, nasa bahay. Ayan. So, siyempre after noon, dapat dali natin si baby sa ospital para naman sa kanyang newborn. Opo. Para din po hindi pa huli ang lahat. Kapag na-detect kung ano ang kanyang kalagayan, yung kanyang disorders, alam po natin kung paano natin matutulungan yung ating baby para naman maging maayos at komportable din siya habang lumalaki. Ayan po. Ayan. No, mamaya may kwento ako dyan, Tutor Marge. Dyan po ba sa newborn screen na yan. Sige. Umpisan muna natin dito sa bakit importante yung neonatal or newborn screening. So, una, madedetect nito yung metabolic disorder. Kung ano yung mga possible na mga sakit ng bata. And, syempre kasama na rito yung mga mental disorders kasi na dedetect din nila. And prevent complications from untreated conditions. Ayan. So para mas hindi lumala yung posible na sakit ng ating mga baby soon, na pwede kasing mag-appear yan soon. Hindi sa isang buwan, hindi sa kahit nga yung medyo may edad na sila sa mga 8 years old, nag-appear talaga yung mga complications sa kanila. So para ma-avoid natin yon, ay di kailangan sumailalim ang ating mga baby sa newborn screening. Opo, tama po yun. Para maagapan din natin kaagad kung ano yung mga kakailanganin din niya. Opo. How is newborn screening done? Paano nga po ba ginagawa yun? Sabi, pwedeng pagkapanganak or sa 48th hour niya. A few drops of blood were collected from the baby's heel o yung sa kanyang talampakan kagaya po nung nandito sa picture. Blotted into a special absorbent filter board
and then sent to a newborn screening center. Ayan po, kinukuha na ng kakaunting dugo lang naman at ilalagay po saan. At doon, ini-interpret kung ano po yung magiging resulta nung screen. Ayan. Who will collect the sample for newborn screening? Ayan. The NBS blood sample may be collected by one of the following. Physician, nurse, medical, technologist. Hindi nga nabasa yung ating dulo ng slide. Pero yun na po, kagaya ng binanggit ni Tutor MC kanina, ito ay ginagawa sa ospital o sa clinic. Kaya po kung sa bahay na ipanganak o sa kumadrona, sila din po yung, dinadala din sila sa isang center o yung sa isang department na kung saan doon kinukuha yung kanilang sample. Kagaya nung kung paano po yung proseso kanina. Ayan. Ito po karagtong din yung kanina. Oo. Where is newborn screening available? Ayan, it is available in hospitals, lying-ins, rural health departments, community centers, and several private clinics. Ayan, So sila lang yung pwedeng kumuha ng mga sample. Kasi kung hindi siya pwedeng kunin lang basta-basta yung tatay, no? Ayaw dalhin sa ospital yung baby. Kinuhanan yung yung baby ng dugo at dadalhin yung dugo sa Oo, pwede. Kailangan dalhin natin ang ating mga bagong silang na anak sa mga sinabi dito, no? So, hindi natin pwedeng tayo mismo yung mag-perform bilang mga patulang. Hindi natin yung duty. Ayan. So, sila din po kasi yung mag-i-interpret. Ibibigay natin dun sa mga taong marunong at trained talaga po para mag-interpret ang newborn screen. Ayan. Oh, baka mamaya sa March, ano, medyo matusok yung, ano, yung imbis na maliit lang, no? Tumusok pa talaga. Yun. Saka kaya, po, imbis na healthy at walang disorder yung baby, baka tayo pa po ang makapagbigay ng sakit sa kanya. Pag tayo magmarunong. Ayan po. Findings can be claimed from the health facility where NBS was conducted. So, ganun po, kung saan natin clinic, hospital, o facility din nila yung baby for screening, doon din po natin makukuha yung kanyang resulta. At sila po yung mag-i-interpret po ng nung screen na yun, nung test po na yun. Ayan. Ayan. So, what's ano bang, the time when the baby is tested positive? Ito na po kapag may mga positive na resulta na sa... Opo. Ayan. So, babies who have positive results will be referred to a confirmatory test and an expert management right away. Ayan. So, ayun nga, Tutor March, may kwento ako dyan. Yung baby ko kasi, nung unang screen niya sa kanyang NBS, ang resulta, siya ay may G6PD. Ayan. So, sa glucose naman ng kanyang ano. Tapos, ang sabi ng doktor, ay kami, nung lumabas na kami dun sa ospital, pumunta kami sa, nagpa-second opinion pa kami, so tinatawag ng confirmatory test. Ayan. So, ganun pa rin ang resulta, Tutor Marge. Kaya ang dami-dami na bawal kainin ng aking anak. Oo, hanggang sa ngayon, alam niya naman kung ano yung mga bawal sa kanya. Hindi po pwede kasi pagka nakakain siya, Tutor Marge, na halimbawa ay bawal sa kanya yung mga soya. May mga toyo, ayan. Oo. Ang nangyayari sa kanya, Tutor Marge, na nilalagnat siya. Nag-try kami na pakainin. Siyempre, misa wala ka namang ibang papakain, di ba? So, ayan. Kahit kaunti lang, nagkakaroon siya ng fever. So, from that, kailangan pupunta lagi kami ng doktor ka once na ganun siya kasi nga hindi po pwede na basta lang siya paiinumin ng gamot. Ang dami din na bawal. Ayun. So, para sa NBS, yan talagang napakahalaga niyan. No, kung hindi namin alam, so possible, hindi na magtatagal siya kung baga. No? At magiging severe yung possible na sakit niya. So, ano yung possible daw na mangyayari? Sabi ng doktor, pwedeng mauwi sa leukemia ang kanyang sakit. No? So, para ma-avoid yun, bawal ang lahat ng mga pagkaing nakalista sa napakahabang listahan, Tutor Marge. Yung binigay sa confirmatory, love. Talagang ang haba na listahan na bawal kainin.
Kaya siya ay ayun po yung kagandahan ng ano no ng early detection kasi po ngayon kung may kung nakakaramdam siya ng ganung masama yung pakiramdam, at least alam po natin kung kasi ganito yung kanyang kondisyon at hindi na natin uulitin kasi yun nga yung mga bawal. Yes. Ayan, yung isang benefit talaga ng naipapatest din siya at yung management niya sa kung ano man yung kanya pong nararamdaman. Ayan. Meron din po tayong tinatawag na critical newborn care protocol. Ano po yung mga kung paano pangangalagaan ang mga newborn. Ayan. So, meron po tayong dalawang procedures kasi, Tutor MC, yung time-bound at saka yung hindi time-bound procedures. So, pag sinabi po nating time-bound, ito yung immediate, yung agaran. Yes. Kapag kayong time-bound, yun yung hindi naman agad-agad o pagkapanganak na procedure para pangalagaan ng isang newborn o ang isang bagong panganak. Ayan po, immediate drying. Sa picture pa lang po makikita na natin na ang baby, di ba po, nililinis ka agad pagkapanganak ng mga nurses at ng doktor, yung pong nagpaanak, nililinis din kaagad sila. Kasama po niyan yung, mamaya i-discuss din po natin yung Apgar scoring. Kasama yan. So, immediate drying. Oo, ayan. Mahalaga rin po, no, Tutor Marge, yung skin-to-skin contact. So, pagka natuyo na si baby, ayan, napunasan na siya, ilalagay siya sa dibdib ng nanay. Yan, para maramdaman talaga yung init ng katawan at pagmamahal ng isang nanay. Ayan. Yung akin naman yan, Tutor MC, nung pagkapanganak ko talagang wala na akong malay, no? Nakita ko na lang yung ganyang skin-to-skin contact namin ng anak ko. Sa picture na lang. Hindi ko na siya talaga. Dahil talagang parang maganda. May nag-document sa'yo habang nangangalakan. May evidence. May MOB. MOB talaga. Ayan, jumping up to word. After 1 to 3 minutes, ayan na. Yun nilalagyan ng ano. Dati kasi walang ganyan, Tutor March, ano? Ilalagyan lang yung pitis. Oo, ngayon may sipit na siya. Ayun, ilalagay sa puso. Ayan. Ayan po, non-separation of the newborn from the mother. Ito po yung kagaya nung kanina, yung sa skin to skin. Doon muna para magbuo sila ng kanilang ng bond between yung nanay at yung tatay. Kasi sa study, sa research po, malaki talaga yung kinalaman nung yung relationship, yung pong kapag yung baby ay naisama kaagad sa nanay, iba po yung bond na napupuo nila hanggang paglaki. Ayan po, breastfeeding initiation. Tama po, di ba, Tutor MC, sabi, kahit wala pa nga agad na lumalabas na breast milk sa nanay, talagang pinapagawa po muna yan. Para ma-stimulate din at magkaroon ng, para makapagsimula din ng breastfeeding, ganyan talaga ang ginagawa. At para masanay din si baby sa breastfeeding. Ayan naman po, Tutor MC, yung non-time-bound interventions or yung newborn care. Yung kanina po, yun yung mga time-bound, yung agarang pinagagawa o binibigay sa newborn. Ito naman po ay immunization, vitamin K administration, weighing, routine separation of newborn for observation. Ito po yung kaya binabanggit niyang routine. Binanggit kasi, syempre po may mga pagkakataon, halimbawa magpapa-NBS na si baby, yun yung time na kukunin na siya. Yan, ibabalik din ulit. Kunyari may mga test na igagawa kay baby, pero ibabalik siya ulit. Eye care. Routine suctioning. Ito po yung sa ilong din ng baby, sa bibig kapag yung bagong panganak. Washing. Kasama na po yan. Administration of pre-lactase. Yan yung yung papadedehin mo na, napapasusuhin ang bata. Hanggang masanay din sila. Oo, hindi dapat yung mga formula milk, no? Hindi ina-allow yun ng mga doktor na gamitin. So, kailangan talagang breastfeeding ang initiate ni mother. Opo, kaya mapapansin din natin, Tutor MC, di ba, sa mga hospitals, may mga nakatikit doon, may mga na bawal ang baby bottle doon. Kasi talagang pinopromote nila ang
benefits of breastfeeding. At totoo naman po yun na talagang ang baby kapag breastfed talagang ano po, hindi siya, hindi sila ganun. Yes. Hindi sakitin. Oo. Hindi sakitin. Maano po yung kanilang, nade-develop talaga at napapaganda yung kanilang resistensya at ang kanilang immune system. Ayan, Shooter MC, yung Apgar scoring system. Bukod po dun sa newborn screening, meron din po yung Apgar scoring para sa newborn. Ano po kaya yung Apgar score? Ayan. So, Apgar score is a test to be given to newborns right after their birth. Ito yung, i-check yung mga ito. Yan yung A, appearance, or yung skin color. P, pulse, or yung heart rate. Yung G, remains, or reflex response. A, activity, yung ano, muscle tone, yan. And respiratory, o yung tinatawag natin breathing rate. Breathing rate. So, ito yung Apgar. Ayan, sinacheck yan. Agad-agad. Kung mapapansin natin, di ba, Shooter MC, meron yung sa newborn baby, yung nilalagay sa crib, yung may card na ganyan. Yes. Nakalagay doon yung Apgar score, yung 9 over ganyan. Ito po yung tinutukoy na yon. If a baby scores 7 or higher on the exam, he or she is in good health. Ito po yung halimbawa ng mga score na yon. Ito po yung kasama sa routine observation kapag itinutukani ng nurses or ng doktor ang baby. Ito yung isa sa mga test na yan. Ayan po yung Apgar, appearance, pulse. Tapos kapag ka, ito po sa chart, kung makikita mo natin, 0 point kung pale or blue, kung ano po, maputla ang baby, may score 0. Pwede pong 1 point kung siya ay pink or blue extremities, yung sa body parts po niya. 2 naman po, mas mataas ang point kung completely pink, kasi pinkish ang kulay po ng mga newborn baby. Ganon din po yan. Kung absent, 0. Sa pulse, 100 beats per minute, 1 point. Kung mas mataas, over 100, 2 points po siya. Sa respiration, slow and irregular, yung hindi, yung paiba-iba, minsan mabilis, minsan mabagal, 1 point. Kapag vigorous cry, ayan, kaya maganda po pa yung naiiyak talaga yung baby daw, eh, no? Kaya po yung, di ba, pagkalabas nila, pinapalo. Para yung kanya pong lungs, sinama yung ma-exercise. So pag vigorous cry, talagang malakas ang kanyang ano, ibig sabihin yung kanyang respiration po ay maganda. 2 points din siya. Ayan, grimace, flexion of the extremities, active motion, 2 points, ayan po. So ito po yung score nila. Kapag 0 to 3, severely depressed, moderately depressed, excellent condition. So ganun din po yun, parang sa NBS, may na-detect na problema o disorder si baby. Ganun din po yung objective at purpose ng Apgar score. So, yan. So, ibig sabihin, Shooter MC, kapag ka nandito siya sa, kagaya po nang sabi, yung 7 pababa, kailangan din po ng tulong ng baby. Baka meron siyang problema o meron siyang sakit. At kagaya ng NBS, early detection din po para mas matulungan natin yung baby na mapabuti siya kung ano man po yung kailangan niya. Ayan. Ayan. Lumabas na nito agad ang sagot natin. Masyadong excited ang ating ano, ang ating slides. Ayan. Yung slides so, kasi natin, Tutor MC, meron kasing bago ang StreamYard na dito na sa mismo ano, share yung slide. So nandito na agad, kaya siguro hindi sila nagkasundo ngayon. Pero mahalaga naman ay nandyan po yung gusto nating i-lecture sa kanila. Oo, at yaka lamang alam naman talaga na nila yung mga sagot yan, Tutor Mark. Yes. Sila ay nakinig ng mabuti sa atin. Ayan. Okay. So number one. At bago tayo tumuloy, sige i-shoutout natin. Nakakatuwa, meron tayong bagong school dito from ayan, Lanao High School, Kidapawan City, o all the way from Kidapawan. Meron tayong Lanao National High School. At meron din po tayo sa mga taga-Lanao, napakalayo. Meron din po tayong Tacloban National Agricultural School. Ay, nakakatuwa. Nadadagdagan po yung mga schools na nanonood. Siyempre po, Jamantina National High School, Ramon National High School. Meron din po Kabatuan East District. Dumadami sila, Shooter MC. At yung mga masisipag kong from Las Piñas National High School, Almanza. Ayan. SDO Isabela, nakakatuwa.
Ayan, so Tutor MC, pwede na tayo. Short quiz. Fill in the blanks. Okay, so number one. Ayan. Andiyan na rin ang sagot. Oo, yung number one, newborn means a child from the time of completing delivery to 30 days. 30 days. Ayan, so natin yan, ha? Students. Mm-hmm. Newborn from pagkapanganak to 1 month siya. Ayan po. So, para nagre-review na rin tayo dito, Tutor MC. Number two, newborn screening is a simple procedure to find out if the baby has blank that may lead to mental retardation or even death if left untreated. Congenital metabolic disorder. Yun pong, para maiwasan sabi, yun nga po, ma-detect natin para malaman natin kung ano yung tulong na pwede natin maibigay sa kanya or kung yari po, meron siyang immediate na need, maiwasan din yung death. Ayan nga po, nagbanggit din na, even death. Ayan okay. Po. Number next, number three. Blank is the comprehensive strategy to improve the health of the newborn through interventions before conception, during pregnancy, soon after birth, and in the postnatal period. So, ang tawag doon ay essential newborn care. So, ito yung mga binibigay, no, Tutor March kanina, yung ano, yung mga immediate trying, clamping of cord, yan. So, yung time-bound and non-time-bound. And, so, ito yun yun. Yan. Essential newborn care. Number four. Ayan po. Number four. APGAR is a blank given to newborn soon after birth. So, bukod po sa newborn screen, yung APGAR po ay yung test na binibigay. Yan po yung diniscuss natin kanina na may score. Ayan. Okay. Four items na po pala tayo, Tutor MC. Yes. Ayan. So, itong ating iiwan sa kanila. A baby is born with a need to be loved. No, Tutor Marge? Yan. Kasi, Tutor MC, diba, pag sinabi nating loved, need to be loved, ibig sabihin, sakop niyan po ang kabuuan, lahat-lahat, kapag mahal natin ang isang tao, ang isang baby, talagang lahat po ng mapapabuti para sa kanya, yun po ang gagawin natin. Hindi siya basta ipinanganak lang dahil nanganak lang tayo. Lahat-lahat na po yun. At maintindihan nila yan, Tutor MC, yan o. Kapag sinapuwan na naroon ng sarili nilang anak. Oo, yan yung essence ng pagiging magulang. Ayan. So, yes, kailangan mahalin ang mga anak. No? Kaya katulad ng, ako, love na love ko yung nanay ko kasi talagang naunawaan ko dahil ako ngayon ay isa ng nanay. Ang hirap na pinagdaanan niya, di ba? Ayun. So, dapat, oo, mahal ang mga magulang, ang ating nanay, lalo na, no? Dahil hindi biro, nakita naman ninyo, no? Simula nung ating lesson 1, ay yung mga hirap na pagdadaanan ng isang nanay. Tama. Kaya kung nandyan ang inyong mga magulang, ang nanay o tatay ninyo, mga lola, pasalamatan sila. Tatay nyo, tayo ay nandito ngayon sa mundo. Ayan po, Tutor MC. Ayan, we'd love to hear your thoughts, mga kaitulay. Baka po meron kayong suggestion para mas ma-improve o madagdagan. Meron kayong gustong isama namin ni Tutor MC sa mga lessons natin. Ito po ang QR code. Pwede ninyong iscan. Ito, nandun na rin po ang link para po sa evaluation. Ayan. So muli, dahil tayo ay oras na laman ng paghihiwa-hiwalay, so muli ako si Tutor MC from SDO Cavite, from Amadeo National High School. So muli ako ay bumabati sa inyo ng Happy New Year. At ang aking kasama ay si... Ako po si Tutor Marge from SDO Las Piñas. Happy New Year po sa inyong lahat. Mag-iiwan kami ni Tutor MC ng katagang kalusugan ay ingatan. Sakit ay iwasan. Huwag kayong BBTU sa DepEd ETUlay at DepEd TV ETUlay. Kayo ay aming aalagaan. Happy New Year! Thank you! Happy New Year! Thank you everyone! Soon! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up.
huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!